Nakakita ka na ba ng bulalakaw? Kung hindi pa, ihanda mo na ang sarili mong magabang ng meteors at mag-stargazing buong gabi mamaya. Inaabangan na naman ng mga tao at hype na sa social media ang tinatawag nilang double meteor shower. Double meteor shower. Ano nga ba ito? Paano ito makikita? At gaano nga ba karami ang makikita mong bulalakaw? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na ito, no? How to see the double meteor shower. So very straightforward ulit yung title natin. So game? Game. Welcome to Cosmic Memory Kid, where we talk about astronomy, memory, and their cosmic journey. Kung interesado ka sa mga ganitong topic, pwede ka mag-subscribe sa channel natin sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button sa baba ng video na ito. Dahil nga palayo na ng palayo ang comet ni Huygens at mahirap nang makita, pag-usapan naman natin ang finale, kumbaga, nung astronomical events ngayong July. Yun nga, itong double meteor shower. Pero bago natin pag-usapan ng meteor shower, konting definition of terms muna para mas madali tayong magkaintindihan. Okay? Ano ba yung meteoroid, meteor, meteorite? Pati na rin comet and asteroids. Okay. So ayon sa American Meteor Society, ang asteroid ay rocky iron flying in space, no? So mga space rocks kumbaga. Ang size nito ay nag-range from 1 meter to hundreds of kilometers. Yung comet naman made up of ice, rock, dust and frozen gases. So mixed siya. Okay, no? May ice, merong rock. Yung asteroid puro rock lang. Okay? And metals. So ano naman yung meteoroid? Yung meteoroid basically maliit na asteroid or fragment or particles ng comets. Yan, yung size niya nag-range from microns, 1 meter hatiin mo sa 1 million, yun ang micron, to 1 meter. Okay? So dahil alam yun, meron pa pala. So ano naman yung meteor? So, yung meteor, yun yung ilaw no, na nai-emit mula sa meteoroid kapag pumasok to ng atmosphere ng Earth. Okay? So yung fireball naman, meteor na mas maliwanag kesa sa planet Venus. Okay? So yun yung definition of terms natin. So pwede nating pag-usapan, paano nga ba nagkakaroon ng meteor shower? Papakita ko to gamit ang software na tinatawag na Universe Sandbox. Hopefully di mag-lag no, kasi medyo mabagal yung computer ko eh. Pero ito yung Universe Sandbox. Okay. Hopefully, kita nyo na. Simulation to ng solar system, pati na rin ng mga celestial bodies. Marami kang magagawa dito, no? Pero siguro next time ko na yung papakita sa ibang episode ng Cosmic Memory Kid. Okay? So, papakita ko ay yung Halley's Comet ng 1986, no? Nung nag-pass by siya ng Earth, or yung close encounter or close approach. Okay. So, yan. Huli yung nangyari yun, ng 1986. Yung next ay mid-2061 pa, no? Mga around July 2061. Pero, yun, paano nagkakaroon ng meteor shower? Basically, ganito lang. Kapag yung comet ay lumapit sa araw, okay, di ba, umigot yung mga comet sa araw, okay, so, ipiplay ko to. Kapag lumapit yung comet sa araw, okay, syempre, madadaanan din yan yung inner parts ng solar system natin, no? So, kapag lumalapit sa araw, nagkakaroon ng dust, di ba? Nagkakaroon siya ng dust tail, na tinatawag. So, yung dust tail yun, dahil sa radiation ng araw. Okay? Nangyayari yung pag malapit siya sa sun, sa inner parts ng solar system. So, nagpo-produce yun ng sobrang daming meteoroid-sized particles. Nakakalat dun sa orbit ng comet. Yan, kakalat yun sa orbit ng comet. Sobrang daming meteoroid-sized na mga particles. Yung tawag dun ay meteoroid stream. Okay? So, kapag yung orbit ng Earth, ito yung orbit ng Earth, dito sa simulation, pati na rin ang orbit ng comet, ay nag-intersect, kagaya na lang na mangyari dito, ayun, nakita yun, nag-intersect sila, di ba? Kapag bumalik ulit yung Earth, or pag dumaan yung Earth sa part ng solar system na yun, yan, kagaya nga, halimbawa, okay? Makaka-observe tayo ng tinatawag na meteor shower, okay? Tingnan natin ulit, yan, babalik niyo, makaka-isang ikot ulit ng Earth, yan, tuwing October yon, dadaan siya dyan, sa isang part na yan, dito. Tuwing May, dadaan naman siya dun sa kabila. Nandun siya kada taon, di ba? Tuwing May, nandito. Tuwing October, nandito. So, kaya every October and every May, no-observe natin yung dalawang meteor shower na dahil sa Halley's Comet, which is yung Orionid pag October, at Eta Aquariid kapag May. Siguro, nabalitaan nyo rin yun last time, no? Yung Eta Aquariid meteor shower. Okay? So, yung mga debris ng particles
yung mga debris ng comet na yun, no, yung mga particles ng comet na yun, papasok yun sa atmosphere ng Earth. Siyempre kasi dumaan yung Earth doon, eh, di ba? Nag-intersect yung dalawang orbit nila. So, ang mangyayari kapag pumasok sa atmosphere yun, tatama yun sa air molecules, at dahil sobrang bilis ng meteoroids, which means mataas yung kinetic energy niya, nag-create ito ng ilaw na kahit nasa lupa ka, pwede mo makita. Okay? Yun ang tinatawag ng iba na shooting star or bulalakaw o meteor. Okay? Yung iba naman, tawag doon, uy, kasi nagugulat sila. Okay? Bigla na lang may sumusulpot na meteor. No? Bigla na lang may ilaw doon. Yung iba naman, tawag doon, pag nasa meteor shower observation camps kami, tawag nila ayun. Kasi nag-expect na sila na may meteor shower silang makikita. So, pag may nakita na sila, napapa, ayun na lang sila. Okay? So, basically, yun yung kung paano nagkakaroon ng meteor shower. Okay? Yung mga meteor shower na to, as viewed from Earth, okay, magmumukhang manggagaling sa isang point sa kalangitan. At kung saan mukhang nanggagaling, dun pinapangalan yung meteor shower. Okay? Maraming meteor shower na ma-observe taon-taon. Okay? Pero kung magpupuhit ka mamayang gabi, yung double meteor shower na sinasabi ay yung Delta Aquariid meteor shower, pati yung Alpha Capricornid meteor shower. Okay. Na-record ko pala to July 28, no? So, yung tinutukoy ko dito ng madaling araw ay July 29. Okay. Papakita ko naman sa inyo kung paano nyo makikita yung meteor shower na to, no? So, gagamitin ko naman yung app na tinatawag na Stellarium. So, i-close ko lang tong universal box. Okay. So, ang Stellarium ay basically simulation ng night sky natin. No? So, ang kagandahan sa meteor shower, di mo kailangan equipment kagaya ng binoculars at telescopes. Okay? Anong kailangan mo? Kailangan mo lang ng open field. Okay? Or malawak na view ng night sky. Yung mga wala masyadong obstruction. Kasi kung may obstruction dyan, may konting part ng night sky makikita mo. So, probably kung may dumaan doon, di mo makikita yung meteor na yun, syempre. No? Pero kung may obstruction sa isang part, pwede ka naman tumingin lang dun sa ibang part na open. Okay? So, bukod sa di mo na kailangan equipment, actually, di mo rin talaga kailangan tandaan kung saan dapat tumingin. Bakit? Explain ko sa inyo, gamit tong Stellarium. Medyo tagal niya mag-load. Okay. Pero, yung mga, wait, hintayin lang natin tong Stellarium kasi kailangan ko yun para explain ng maayos yung next point ko, no? So, yun. Nag-load na. Hopefully, kita nyo dyan. Okay? Ito yung tinatawag na Stellarium. Okay? Basically, simulation ng night sky natin. Okay, kita nyo na ba? I guess, hindi pa. Ayaw magpakita. Wait lang, guys. Ayan. Hopefully, kita nyo na yung Stellarium. So, yung Delta Aquariid, papakita ko sa inyo kung saan banda yun sa night sky. Okay? Nung ginawa ko tong video na to, 837, okay? Lagay ko yung constellation lines tsaka labels para madali nyo ma-identify. Forward ko ng konti yung time, okay? Pero actually ngayon lang kita na, okay? So yan, tingnan nyo. Sa bandang gitna ng east at southeast, kita yung Delta Aquariid, okay? So, ito yung Southern Delta Aquariid. Yan yung region point or saan mukha nang gagaling yung meteor shower. Okay? Or yung mga meteors. Sorry. So, yung isa naman, ito yung Alpha Capricornid. Nasa kaliwa ng Jupiter at ng Saturn. Okay? Yung mga meteor na kabilang sa Alpha Capricornid, mukha nang gagaling dito. Okay? So, example, pagpaganito yung galaw niya, Alpha Capricornid yon. Okay? Pagpaganito, Alpha Capricornid. Okay? Ito naman, kapag ganito yung galaw ng meteor, Southern Delta Aquariid. Basically, basta nakita mo yung meteor, i-backtrack mo yung path na tinake niya. Pag natamaan nun yung sa area ng Southern Delta Aquariid, or ng Delta Aquariid, pati ng Alpha Capricornid na star, ibig sabihin, belong yun sa meteor shower na yun. Okay? Alpha Capricornid kasi mukha siya nanggagaling malapit sa lugar ng Alpha Capricorn. Alpha Capricorni. Ayan. At mukhang nanggagaling ito naman sa star na Delta Aquari. Yun lang yun. Okay? But kailangan pa nung Delta? Kasi may Eta Aquariid. Parang hindi tayo makonfuse, no? Kasi magkaiba yun.
ibang com iba yung comet yung parent body nun. Okay? Example, ito Aquariid niya, Halley's Comet. Itong Delta Aquariid, actually, hindi pa sure yung mga scientists kung saan comet ito nanggagaling. May suspected, pero hindi pa finalized. No? So, ano pa ba ibang tips para makakita ng meteor shower? Yun nga, kailangan mo lang sa lugar na walang obstruction. Yan, iwas ka dyan sa mga maraming puno, maraming matataas na building, syempre. At syempre, kung may mataas na building dyan, I'm sure, mataas yung light pollution dyan. Mababa yung chance na makakita ka ng meteor. No? Although, kung meron man, baka yung mga fireballs lang na probably kabilang sa Alpha Capricornid meteor shower. No? Kasi ayon sa American Meteor Society, nagre-release ng fireballs tong or may mga fireballs na makikita dito sa Alpha Capricornid meteor shower. No? So, yung Southern Delta Aquariid, tignan nyo, 16 yung zenith hourly rate niya. Sabihin, yung zenith hourly rate, yun yung ideal na yan. Kailangan dark sky talaga. Pero dahil nga wala tayong sa dark sky, mas konting meteor yung makikita natin, no? Dahil may light pollution sa atin. At probably, baka may mga ulap, no? Tapos, ano pa? Dahil itong Alpha Capricornid, cute lang na meteor shower talaga ito. Tignan nyo, 5 lang yung zenith hourly rate niya. Ang saving grace niya lang talaga, pwede kayo makakita ng fireballs mula sa kanya. May basa ko social media, sa Philippine Astronomy Forum, nakakita siya ng fireball daw kagabi ata or nung isang gabi. Okay? So yan, basically nga, di mo kailangan talaga alamin to. Kailangan mo lang to malaman para ma-confirm kung saan kabilang na meteor. Pero kung gusto mo lang makita yung meteor, titingin ka saan? Sa buong part ng night sky. Or maganda, nakatingala ka. Di ba? Gawin mo, higa ka lang sa damuhan, somewhere, maglatag ka ng banig o mat, tapos chill ka lang habang nakatingin sa langit. Pwede ka rin mag-sound trip or makipagkwentuhan habang nag-aabang. Basta sa langit lang kayo nakatingin. No? Maganda yung malaking area ng night sky yung makikita mo para more chance na may makita ka meteor. Kasi kung sa maliit na part ng night sky ka lang magpo-focus, marami kang pwedeng ma-miss out. Halimbawa, nasa likod mo or dun sa ibang angle, di ba, ibang direction, hindi mo makikita yun. So maganda, malaking view ng night sky yung nakikita mo. No? So, maganda, nakahiga ka, nakalatag ka. Okay? So, bukod doon, iwasan din pala yung paggamit ng cellphone or ng kahit anong ilaw. Kasi, yung mga mata natin, pag nasa dilim, nagda-dark adapt yan. No? Yung dark adaptation, kailangan yun para mas marami kang makitang stars, faint na stars, or pati na rin faint na meteors. Kapag, bawa, nakapag-dark adapt ka na, tapos nailawan na naman ng mata mo ng white light, no? Ng flashlight, for example, wala na, ulit na naman sa dark adaptation. No? So, sa time na yon habang nag-dark adapt ka, konting stars lang yung makikita mo. No? At probably, kung may faint na meteor na dumaan, baka hindi mo makita yon. No? So, yun yung kaalagahan nung di mo paggamit ng cellphone. In fact, pag nag-stargazing kami, gumagamit kami ng red cellophane kung kailangan mo talaga ng ilaw. Kasi least sensitive yung mata natin sa red. Okay? Ano yung best time to observe itong meteor shower na to? Or kahit anong meteor shower, around past midnight, no? So, 12 a.m. hanggang mga 5 a.m. Kasi ito yung, usually, mataas na yung radiant point, okay? At saka, yung lugar kung nasaan ka, no? Sa banda ng Earth, ay opposite na dun sa araw. Ibig sabihin, sobrang dilim na dun sa lugar mo. So, mas marami ka nang makikitang meteors talaga, okay? But, pero dito, sa case natin na to, nakikita nyo yung moon, di ba? So, 8:43, nandiyan pa yung moon kasi waxing gibbous moon tayo ngayon. Best time din mag-observe ng past midnight talaga kasi lulubog na rin yung moon ng ganyang oras. Okay? So, yung moon kasi, para yung ano eh. Ito siya, 10:43 na yung pwesto niya. So, mga 11:43, yan. Lapit na siya lumubog. 12:43, yan. Below the horizon na siya. Okay? So, meaning mas madilim na. Bakit mahalagang madilim? Kasi nga, ilaw tong mga meteor na to, yung ilaw ng buwan, pwede niyang masapawan yung ilaw ng ibang meteors. Okay? So, hopefully, gets nyo yun. So, paano kung hindi ko makita tong meteor shower na to mamaya, or bawal ako mamaya, or baka maulap bukas ang madaling araw, no? Mamayang 1 a.m. to 5 a.m. Pwede pa sa susunod na araw, pwede pa sa July 30. Okay? Pero, mas kaunting
meteors na lang yung makikita mo. Kasi tapos na yung peak ng meteor shower na ito, yung inaabangan natin ito. Okay, pwede rin sa July 31. Pero yun nga, mas paunti na ng paunti yung makikita mo. No? In fact, hanggang August, active itong meteor shower na ito. No? Kaso nga lang, yun nga, paunti na ng paunti. Kaya, ang suggestion, mag-observe sa peak. Or, 1 or 2 days before or after the peak. Okay? Kung hindi mo talaga nakita, pwede mo rin abangan yung ibang meteor shower, kagaya ng Perseid sa second week ng August. Gagawa rin ako ng video tungkol doon. Pwede rin ng Geminid sa second week ng December. Gagawa rin ako ng video tungkol doon. So, abangan natin yun. No? So, gaano karami makikita? Yun, nasabi ko na pala. Expected, 10 to 20. Pero dahil nga wala tayo sa ideal sky conditions, less than 10 meters per hour siguro yung makikita natin. No? Kung saswertehin. Assume nyo na lang siguro, mga 5 to 10 lang makikita nyo para hindi tayo ma-disappoint. Diba? Nababaan natin expectation natin. No? So, para hindi na kayo masyadong ma-disappoint or baka feeling nyo sayang oras nyo dahil konting meter lang nakita nyo, maganda humanap kayo ng kasama para hindi kayo ma-board. No? So, kagaya na lang nang papakita ko sa na picture na ito. Okay? So, hopefully kita nyo na yung picture. Yan. So, yung picture na to ay kuha sa Big Handy's Ground sa Tanay Rizal. Yan, dyan kami usually nag-observe ng meteor. In fact, may nakita ng meteor dito. Ito, nakuha ng meteor. Maganda may kasama ka kasi para, ano, di ba? Para may kausap ka. Or, ba, may kasama ka. Maganda mag-download din kayo ng star chart. Pag-aralan nyo yung mga stars. Pag-aralan nyo yung pwesto ng mga nebula, ng mga star clusters. Para bukod sa pag-aabang ng meteor, ma-familiarize nyo rin ng mga sarili nyo sa constellations and other celestial bodies. Di ba? Kumbaga, bonus na lang yung meteors kahit yun talaga yung inabangan mo in the first place, no? Pwede na kayong sumama sa camps nung PAS pag natapos itong pandemic, no? Hopefully, magkaroon na ng vaccine. Kasi, ang maganda dito sa camps ng Philippine Astronomical Society, marami kayong kasama na same interest, no? Although, different kayo ng pinanggalingan, different professionality, you share the same interest, which is yung wonders ng universe natin, no? Yan, usually 100 plus yung nag-o-observe yung meteor shower kapag may event. Yan. Kita nyo yung mga tent na yan, di ba? Dami namin. Sabay-sabay kami sumisigaw ng ayun pag nakita namin yung meteor. Tapos minsan inaasar namin nung di nakita kasi nakatalikod siya or nakatingin sa cellphone or pwede rin sa katabi niya, di ba? Hindi naman natin siya masisisi kung gusto nyo tignan ng katabi niya kaysa sa pag-abang nung meteor. Okay. So hopefully yun, matapos na tong pandemic para makagawa na natin to, no? Pero sa ngayon, kanya-kanyang observe muna tayo ng meteor. Okay, so I guess ready na tayo sa meteor shower observation natin mamaya, no? Tipla kayo ng kape ngayon, inom kayo ng kape para ready magpuyat mamaya. Okay, one last thing, hindi kailangan mag-wish sa meteors. Kasi dahil lang to sa maliit na bato at dahil lang to sa maliit na bato, di ba, na pupasok sa atmosphere natin. So, ba't ka naman mag-wish siya maliit na bato or sa ilaw, di ba? Para makuha yung mga bagay na gusto natin, usually, kailangan natin itong pagsumikapan. Pero kung gusto mo pa rin mag-wish, go lang kasi di naman kita mapipigilan. Basta tandaan lang, kahit di matutupad ng meteor shower inyong kahilingan, okay lang yan kasi astig pa rin itong tingnan at pag-aralan. Hopefully, may natutunan kayo sa video na to. Okay? So, kapag may nakita kayong meteor, balik kayo sa video na to, pwede nyong i-comment kung nakailang kayo. Abangan ko yung mga comments nyo, guys. No? So, para updated din kayo at for more videos like this, please subscribe to our channel by clicking the subscribe button below at pakiring na rin ng bell kung trip nyo lang, no? So, yun guys, salamat sa inyo, salamat sa pakikinig, stay safe, keep looking up at clear skies. Tandaan, stig ang astronomy.